Okay, so magandang umaga. Nandito ulit tayo sa ating taniman. So ito sa katapusan ay pwede na nating i-harvest. So hopefully makuha natin yung size na gusto natin. Pero palagi ko naman pwede na. Siyempre may i-improve pa yan. Pero sa ngayon ganun muna. Tapos, itong halaman ng nanay ko na kalachuchi. Pinag-aralan ko siya kung paano mag-propagate. So, possible gumawa ako ng cuttings niyan. At meron pa naman ako mga rooting hormones dyan eh, nung ginamit ko sa mulberry natin dati. Anyway, nabanggit ko lang. So, ito, yung tinanim natin noong March 1. So, ngayon ay March ano ba ngayon? 24. So, yan. Mga 23 years old. 24 years old, sabihin mo ng 24. Ito naman yung March 6. So, okay naman yung paglaki nila. Siguro, pagtagal-tagal, pag naka-harvest na ako, makikita ko yung portion or location kung saan sila pinakamalaki. Yun. Isa yun sa mga makukuha nating data. So, ito naman yung ating scamander, ang red crystal. At ito yung tatlo pa dun sa March 6 na tanim natin. So, ito yung Black Simpson na kasama ng mga yon. Tinabi lang natin sila dyan para in case magkaroon ng pangit yung tubo dito, bigla may mamatay, meron tayong backup na pwedeng ilipat dito. Pero kasi yung location na doon, hindi rin masyado na sisinaga ng araw. Katulad din nito. So, hindi ko talaga alam kung lalaki ba sila ng okay, pero hopefully lumaki naman sila kahit papaano. So, dito... ayan, ito pala yung ginawa ko kahapon. Hindi naman siya sobrang ganda, pero ayan, nilagay ko na sa loob yung mga seedlings tsaka yung tray kung saan natin sila binobottom water. Ayan, nilagay ko na sa loob at hopefully hindi sila masyadong iniibon dito sa loob. At tsaka, diba nabanggit ko sa inyo kahapon, maglalagay tayo ng mga seedlings dyan ng lemon basil. Hindi na lang ganun ginawa ko. Dinerecho ko na lang sila sa malaking paso. Makita nyo rin, wait lang. So, ito yung mulberry natin. Tapos, talong. Ayan, may bulaklak ulit siya dito. Hindi ko sure kung magtutuloy-tuloy. Pero tingnan natin. Kung may buto pa ako ng talong, susubukan ko na rin mag-hydroponics ng talong. Kratky lang muna tayo ngayon. So, ito naman, based sa previous natin, hindi ko sure kung napapansin nyo, pero ito, biglang bumilis yung laki. Siguro dahil mas lumaki yung lalagyanan nila. So, lumawak yung root system nila. So, isa yon sa mga dahilan. So, ito, dapat ito, pag nag-cuttings tayo, tatanggalin ko na to para ito na lang magtuloy. Yan. So, ito yung lemon basil natin. So, hindi ako naglagay sa pinakagitna. Ang nilagyan lang natin is yung paligid. So, dapat anim lang eh. Diba, pito yung seedlings ko. Hindi ko na sila masyadong binuo ng sobrang malalim. Yan, kung mapansin nyo, kita pa yung ano. Ang dami rin kasing bulate dito, earthworm. Kasi pag nagmukal ako ng malalim, iniisip ko baka mapatay ko sila eh. Kaya ganyan na lang sila kababaw po. So hopefully, makasurvive sila. At hapon ko yan tinransplant, so dapat nasa lilim siya eh. Pero tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya dyan. Mukha naman siyang hindi nalanta, so hopefully goods siya, goods pa rin siya, tas lalong lumawak yung root system niya dyan sa ilalim. So sa palagay ko naman, itong lupa dito ay maganda kasi nga ang daming bulate. So maganda siguro yung magiging aeration nila dyan sa loob at magkakaroon siya ng maraming sustansya. Kasi nga, yung bulate nakakatulong din sa pag-decompose ng mga matters dito kasi naglalagay din tayo ng compost dito eh. Siyempre yung iba hindi pa naman bulok, so tumutulong yung mga earthworm para sa pagbulok nun. So ayan, no? Ayan, tumataas lang naman sila ng tumataas. So susunod, gagawa na rin ulit tayo ng cuttings, pero ngayon ang daming nating cuttings. Meron din akong itatransplant after mga 2-3 days, Thai basil. So katulad ng mga nandun, so mga Thai basil 20 cuttings, hindi, may nakita lang ako kanina kasi tinransfer ko sila ng location dun sa indoor nursery kasi may
may yung isang location, yung nasa left side ng indoor nursery, kung na-imagine yung indoor nursery natin, right and left lang naman yung dalawang location lang. Yung left kasi, dating, yun, dun yung mga basil natin, gagawin natin dun yung mga fruit bearing natin, yung bell pepper, cucumber, and cherry tomato. Eh, magkaiba yung EC na gagamitin natin doon. So, 2.0 EC. Eh, ito, gumagamit lang ito ng tubig. Yung cuttings natin, tubig. Tapos yung isang plants naman natin, mga lettuce at iba pang green veggies natin, nasa 1.2 EC. O, 1.2 ba? Mga ganun. 1.4 pala. 1.2 to 1.5 EC. Yun yung ginagamit ko. Eh yun, magiging 2.0 tayo pag mga fruit bearing. Hindi ko sure kung sa kahit maliit pa sila ganun na dapat, pero I'll do more research regarding doon. So ito naman ang ating Thai basil. So kung hindi ko sure kung napapansin sa video, pero medyo naninilaw-nilaw na siya. It shows na nasa maturity date na sila. Nasa maturity period na sila. So in-expect ko magka-collect tayo ng mga binhin nito. Antayin lang natin sila mag fully brown. Kilipin ko lang yung mga buto dito. Ayan, nagbabrown na naman, unti-unti naman yan, kasi hanggang matuyo yan. So hayaan lang natin sila sa ganun hanggang matuyo. At susubukan ko rin kung mag-video tayo kung paano tayo gumawa nitong mga seedling. So isasabay ko na, gagawa tayo ng sweet basil. Hindi ko sure kung meron pa akong buto ng sweet basil, pero kung meron, sasabay natin to. At saka yung Thai basil, saka yung lemon basil. Ito yung marami tayo lemon basil kasi nag-harvest ako niyan. Yung buto ng sweet basil saka Thai basil is based pa dun sa una kong bili, mga 6-7 months ago. Matagal na rin. Ayun. So ayan, ito, nag-bottom watering na ako dito kahapon. So kung mapansin nyo, tuyo na. So na-absorb na nila yung tubig. Siguro after 2 days ulit, lagyan ulit natin ng konting tubig yan para mag-absorb. So, ganun yung ginagawa nating watering, kaya ganun yung sistema nung lagayan nila. Okay? So, ito malalaki. Yan, may mga malalaki tayo. Yan. So, ito. Makita natin yung after 3 days kung ganyan pa rin sila or stable na sila. Ibig sabihin, goods na sila dyan. Siguro ang gagawin ko, pan ko lang tong mga foam para hindi sila masyadong mainitan. Lagyan natin ng mulching or kung ano man pwede natin ilagay. Okay, so yun lang naman ang update ko sa inyo, and hanggang sa susunod na lang ulit or bukas kung makapag-update ako. Pero regarding sa activity ko ngayon, wala, naglilinis-linis lang tayo ng kung ano-ano, mga bagay-bagay dito, isi-set up lang din natin. At ito naman, 'di ba, nasabi ko sa inyo maglalagay tayo dito nung tubular. Nakabili na akong pliers, bumili akong pliers, tapos yung end cap, bumili na lang tayo ng end cap. So inaantay na lang din natin pagdating noon. Tapos i-test na natin agad sila. Magkakaroon na ulit tayo. So pwede, possible dagdagan natin yung mga lettuce natin, magdagdag ulit tayo dito. Although hindi ko pa na pe-prepare yung isa pang netting tayo dito, pero yun na lang muna, kung magkaroon man ng insect or ano, eh ganun talaga, nangyayari naman talaga yon. Pero hopefully mas better yung panahon natin ngayon, kasi yung mga insect naman panahon din yan, may mga panahon na sobrang dami rin talaga nila. Ayun lang, so ito goods na, itong lemon basil inaantay natin. Ito pala, ito yung mga ano, pang cucumber tsaka cherry tomato natin. Hindi ko sure kung itong gagamitin ko o timba. Possible bumili na lang din tayo ng timba. Kratky method pa lang din tayo. Hindi pa tayo gumagamit ng DWC or NFT sa ganun setup. Pero hopefully maayos natin and mapagpatubo pa rin natin siya ng kratky. Kasi nakakita naman ako ng video na effective naman siya. Tumutubo naman siya. We'll just have to improve as we learn. Yun lang. Bye-bye.